Nang bumalik ang malay ko ay napasigaw pa ako sa labis na sakit ng ulo ko. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko. Agad namang may humawak sa kamay ko. Sweetheart, nandito ako. Boses iyon ni Aven. Unti-unting napakunot ang noo ko nang wala akong makita na kahit ano. Ivan, nasaan ako? Bakit hindi ako makakita? Tanong ko habang ang kamay ko naman ay marahang humahaplos sa iyan ko. Si Bibi natin. Naramdaman ko naman ang mahigpit na pagyakap sa akin ni Aven na para bang ayaw na niya akong mawala pa sa tabi niya. Shhh, huwag ka na umiyak, sweetheart. Naiiyak na rin kasi ako. Sabi niya sa akin habang yakap. Ang Bibi natin. Naramdaman ko naman ang pagdikit ng labi niya sa tiyan ko. Okay si baby, matapang, parang ikaw. Sabi niya sa akin kaya naman nawala ang matinding kaba na lumukob sa dibdib ko. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa baby ko. Dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyayaring hindi maganda sa anak namin ni Ava. Kamusta ang pakiramdam ng sweetheart ko? Malambing na tanong sa akin ni Aven. Ilang beses kong pilit na ipikit at muling idilat ang mata ko pero wala naman akong nakikita na kahit na ano. Wala akong makita, Ivan. Medyo masakit din ang mata ko. Ano bang nangyayari? Nasaan tayong dalawa? Tanong ko sa kanya. Pinalot ng katahimikan ang lugar kung nasaan kami. Hindi makasadyet si Aven, ngayon pa lang ay alam ko na ang nangyayari sa akin. Ang huling beses kong naaalala bago ako nagising ay bumangga pa ang sinasakyan namin ni Stacy. Si Stacy, anong nangyari sa kanya? Nasaan siya? Mariing hinawakan ni Aven ang kamay ko. Hindi na nakaligtas si Stacy mula sa trahedya. Tumusok ang malaking bubog sa lig niya, kaya naman halos maputol na iyon. Huli ko na namang naramdaman ni Aven ang yakap niya. Mabuti na lang at hindi ka nawala sa akin, kayo ni baby, kasi hindi ko kakayanin. Napakagat ako sa labi ko nang malaman kung umiyak si Aven. Alam kong umiiyak na siya dahil umaalog-alog na ang balikat niyang nakayakap sa akin. Buti na lang, hindi mo ako iniwan. Iyakap ko rin ng mahigpit si Aven. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag dahil wala na sa buhay namin si Stacy. Kinwento ko kay Aven ang lahat. Simula sa umpisa kung bakit ako nawala ng malay sa comfort room, hanggang sa mag-agawan kami ng baril at nataman pa ako sa may bandang balikat ko. Kahit papaano ay kaunting kirot na lang ang nararamdaman ko sa balikat ko. Hindi naman kasi ganoong kalalim ang tama ng bala sa balikat ko. Abigail, kumusta ang pakiramdam mo? Boses iyon ni Tita Cassandra. Kahit na hindi ko siya nakikita ay sumagot ako. Medyo masakit pa po ang mata ko at hindi rin po ako makakita. Sagot ko sa kanya. Abigail, pumasok ang maliliit at maraming bubog sa mata mo at nasugatan na rin ang mukha mo, pero humihilom na naman ang sugat. Sabi ni Tita Cassandra sa akin. Mas lalo pang hinigpitin ni Aven ang paghawak niya sa kamay ko na tila ba pinapalakas niya ang loob ko. Damaged na ang mga mata mo, Abigail. Malungkot na sabi sa akin ni Tita. Kahit na anong pilit kong pigilan ang pagluha ko ay hindi ko magawa. Wala akong ibang makita, tanging boses lang ang naririnig ko at wala ng iba. Ivan, anak, mag-uusap muna kami ni Abigail. Samahan mo muna si Alin sa labas. Rinig kong sabi naman ni Daddy Blake kay Aven. Muli ko na namang naramdaman ang malambot na labi ni Aven sa pisngi ko. Sweetheart, lalabas lang muna ako. Hindi ako aalis. Huwag kang iiyak, okay? Mahal na mahal kita. Tumango ako at kahit na hindi ko siya makita ay nagawa ko pa rin ang umiti sa kanya.
I love you to. Nang makaalis si Aven ay saka nagsalita si Daddy Blake. Masaya ako dahil nakaligtas ka, Abby. Sabi ni Daddy Blake. I love you, daughter. Boses naman iyon ni Papa. Muli kong pinunasan ang luha ko. Maraming salamat po at nandito kayong lahat. Hindi niyo ako iniwan. I will never leave you, daughter. Sagot ni Papa sa akin. Tulad ng sinabi ng Papa mo sa iyo, ay hindi ka rin namin iiwan. Kaya nandito kami. Si Tita Cassandra mo ay handang tumulong sa iyo. Isa rin naman siyang doktor at marami rin siyang kilalang mga doktor para matulungan ka. May pag-asa pa po ba na bumalik ang paningin ko? Tahimik, halos tunog lamang ng aircon ang naririnig ko. Abigail, huwag kang mawawala ng pag-asa. Handa ka naming tulungan. Papa, tapos na ba kayong mag-usap? Malakas na tanong ni Aven. Ayban, isara mo na muna ang pinto dahil hindi pa kami tapos mag-usap. Sabi naman ni Daddy Blake. Muli kong narinig ang pagsara ng pintuan. Iyang si Ayban, wala na yatang pahinga. Simula kasi nang ma-hospital ka noong nakaraang linggo ay hindi ka na niya pinabayaan. Iyak nga yan ng iyak. Kung nakikita mo lang kung gaano ang pamamaga ng mga mata ni Ayban. Sabi ni Papa. Mahal na mahal ka ni Ayban na Abigail. Maluko ang anak ko, pero sigurado ako na iisang tao lang ang mahal niya. Hindi ka nga niya kayang mawala. Sabi naman ni Tita Cassandra. Naaalala mo ba noon na pinaglayo namin kayo ni Ayban? Tanong naman ni Papa sa akin. Tumango naman ako. Opo. Yun yung time na umalis si Aven at pumunta sa Amerika at doon nagpatuloy sa pag-aaral. Dahil ayoko naman na sa murang edad nyo noon, ay ipagpatuloy ni Aven ang pagmamahal niya sa'yo. Kinausap niya ako at inamin niya sa akin na hindi ka lang niya crush, kundi mahal na mahal. Kaya naisip ko na makakasama sa inyong dalawa iyon. Dahil masyado pa kayong bata para sa pag-iibigan. Masyado pang maaga ang lahat. Nang kinausap ko si Ivan tungkol sa pagpunta niya sa Amerika, ay mayroon akong kondisyon na hiniling sa kanya. Once na matapos kayong dalawa sa pag-aaral, ay doon lang siya pwedeng manligaw sa iyo. Sabi pa ni Daddy Blake. Ngayon ay naiintindihan ko na ang dahilan ni Daddy kung bakit pinaglayo niya kaming dalawa ni Ivan. Pero hindi niya sinunod ang hiling ko. Dahil hindi ko alam na sikretong umuwi pala siya dito sa Pilipinas. Nang malaman ko naman na nandito na siya, ay wala na akong nagawa. Dahil patuloy niyang ipinaglalaban sa amin ni Tita Cassandra mo ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya pala umuwi si Aven ay dahil hindi na siya makapaghintay na hinatayin pa niya ang pag-graduate niya ng college. Mahal na mahal ka ni Aven. At lahat ay kaya niyang gawin para sa iyo. Matapos ang pag-uusap namin ay kaming dalawa na lang ni Aven ang natira sa kwarto. Bandang hapon nang dumating ang kaklase at kaibigan ko pati na rin si Liz. Si Zack naman ay dumating pero hindi naman sila nagpang-abot ni Liz. Dapit hapon nang yayain ako ni Aven na lumabas. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Secret. Tahimik na lang ako na sumama sa kanya. Nang makarating kami ay inalalayan pa niya ako para makababa. Hindi ko talaga alam kung nasaan tayo. Ilarawan mo na lang sa akin dahil wala akong makita. Sabi ko sa kanya habang naglalakad kaming dalawa. Nakikita ko ang buwan at maraming bituin mula sa kalangitan. Napangiti naman ako. Para ka namang tumutula. Tumawa siya at marahang pinisil ang pisngi ko. Sa harapan nating dalawa, nakikita ko ang isang napakagandang bahay. Malaki at halatang pinagplanuhan at pinag-isipan. Sabi pa niya sa akin. Nananatili lang akong nakikinig sa kanya. Pinaghirapan din ito ng taong nagmamahal sa iyo. Dahil habang nasa Amerika ako,
ay nagtatrabaho ako para makapag-ipon. Siguro, nasabi ko sa iyo noon na sobrang tamad ako, no? Pero hindi iyon ang tunay. Dahil lang totoo, lahat ay matagal ko nang pinag-isipan. Bata pa lang ako ay may alkansya na ako at nangako ako sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko gagalawin ang ipon ko dahil pagdating ng panahon, ang ipon na iyon ang ipangpapagawa ko ng bahay nating dalawa. Naramdaman ko ang pamamasan ng gilid ng mata ko na anumang oras ay papatak na ang luha ko. Sa kanan nating dalawa ay may nakikita akong dalawang sasakyan, isang Fortuner at isang Audi. Ito yung mga matagal ko ng sasakyan. Dito ko na ipinarking. Natatawang sabi ni Evan habang dahan-dahan kaming naglalakad. Tapos sa kaliwa naman natin ay may nakikita akong magandang-magandang harden. Para siyang resort dahil may pabilog na swimming pool. May nakikita rin akong maraming mga bulaklak. Sa pagkakataong ito ay ako naman ang napatawa. Oh, tapos? Sa gilid ng hardin, sa tabi ng swimming pool, ay may nakikita naman ako na isang lamisa at dalawang upuan. Napapaligiran iyon ng napakaraming bulaklak. Hinawakan ni Evan ang gilid ng mata ko para panasan ang luha ko. May mga pagkain na rin nakahanda. Ito yung hinanda ko para sa'yo. Sabi pa niya, pinaupo niya ako sa isang upuan. Ano pa? Nakangiting tanong ko pa sa kanya. May nakikita akong isang maliit na box na nakapatong sa harapan mo. Kulay asol at sa tingin ko, ang nasa loob ng box ay isang magandang singsing. Nagpatikip ako sa bibig ko sa narinig ko. At sa likod mo, may isang kartolina. At halatang nag-effort ako dahil ako ang gumawa niyan. Ang nakalagay, I will you marry me? Hindi ko na maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa dahil sa dami ng pagsubok naming dalawa ay parehas naman naming nalampasan iyon. Yes, I do. Hindi ko pa man natatapos ang sinasabi ko ay naramdaman ko na ang mahigpit na pagyakap sa akin ni Evan. Yes! Yes! Sobrang saya ko! Sigaw ni Evan na ikinatawa ko naman ng malakas. Sunod niyang ginawa ay ang paglagay ng singsing sa daliri ko. Alam kong umiiyak na naman siya dahil naririnig ko ang pagsinghot niya. Iyakin talaga ang loko. Kung nakikita mo lang ngayon kung gaano ako kasaya, baka pagtawanan mo na ako dahil baka nagmumukha na akong tanga. Sabi niya sa akin. Ngayon pa nga lang na hindi kita nakikita, natatawa na ako sa iyo. Nagsimula na kaming kumain. Gusto nga akong tulungan ni Evan pero ang sabi ko naman ay hayaan na muna niya ako para masanay na ako ng ganito. Masarap ang pagkain, hindi na ako makapaniwala na siya ang nagluto ng mga ito. Ang sabi sa akin ni Evan ay habang binabantayan niya ako sa hospital ay panay ang pag-search niya at panunood ng mga tutorial sa YouTube para lang matuto na siya sa pagluluto. Habang kumakain ay biglang napakunot ang noo ko. May nararamdaman kasi akong kakaiba, ganito talaga siguro kapag walang nakikita. Malakas ang pakiramdam sa paligid. Pakiramdam ko kasi ay hindi naman talaga kumakain si Evan. Parang hindi ka naman yata kumakain dyan. Ano ba kasing ginagawa mo? Tanong ko kay Evan. Gusto mo talagang sabihin ko? Tumango ako. Oo naman, para malaman ko kung ano rin ba ang nakikita mo. Sabi ko pa. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya. Tinititigan lang kita. Kinakabisado ko ang bawat parte ng mukha mo para matandaan ko palagi. Mahinang sabi niya ngunit rinig ko pa rin naman. Kumunat muli ang noo ko. Ano namang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ilang sandali ay narinig ko ang pagtawa niya. Wala naman. Huwag na nga nating pag-usapan iyan, sweetheart.
Kain kang marami para mabusog din si baby. Sa oras na iyon ay naging masaya ako kasama niya. Kahit na hindi ako nakakakita ay masaya pa rin naman ako. Hindi mawala ang ngiti sa labi ko habang kasama ko siya. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Mahal na mahal kita at gusto kitang maging masaya. Kaya ipapangako ko na isa sa mga araw na ito, makakakita ka na ulit.